What's good in the hood? How you FreSH squad living? Hola, it's your boy D Hill. Time to chill with the thrills to keep it still on FreSH FM, your favorite hit music station. At syempre ngayon, happy Friday, FreSH squad. At mga kasama natin, walang iba. Ito, namiss ko. And of course, it's nice to see her back dito sa radio station kung saan the freshest online radio on the planet. And thank you so much for being here. Please welcome, live on FreSH Sound, Kaye! Pwede bang umibig na hindi nasasaktan? Pwede ba pigilin ang gusto mong mamahal? Naman na hap lang, sana'y malaya ka, di makatulog sa gabi. Ikaw ang katabi. Oh, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Oh, dahan lang, dahan-dahan lang. Masakit mang hiling di malis sa isipan. Ang halik ng kaling langit sa labi mong pinanulan. Dahan dahan lang, dahan lang, dahan lang. Pagkakamali pa ang ako'y magdahilan, paano di limutin ang ating nakaraan? Kasalanan pa, ibigin kang tapat, may luha pa pumapatak, dahil sa tuwa't kalak. Oh, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Oh, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Masakit mang hiling di malis sa isipan. Ang halik na kaling langit sa labi mong pinagmulan. Dahan-dahan lang, huwag madalos-dalos sa landas. Ang buhay natin makalahas. Ipaglalaban kong karapatan. Kaya ngunit ako ay lito-lito. Ba't tayo mabot dito? At tama o mali, pwede pa, pwede pa. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Oh, dahan-dahan, dahan-dahan lang. Masakit mamiling di malis sa isipan. Ang halik na kaling langit sa labi mong pinagmulan. Dahan-dahan lang. There you have it once again, Kaye. All right. And Mayong gabi sa iyo. Mayong gabi, DJ Digong. Grabe. It's nice to see you. Maskin dito lang sa ano, sa online muna tayo. tinood. Online muna. Actually, batiin mo muna lahat naman nakatutok sa atin ngayon, especially Team Kaye worldwide. I'm sure excited sila at napakasaya nila na padaan ka dito sa napakaliit na station ng FreSH FM. Hello sa lahat ng mga Team Kaye ko na naka-tune in ngayon. Maraming salamat dahil nag-alot kayo ng time para mapanood ako. And thank you for the love and support. Ayan. Grabe, ever since, I'm sure,
Siguro, ano muna, throwback muna. Of course, nagkasama kami ni Kaykal sa former station ko sa MOR, sa ABS-CBN, and then nag-sessions din kami together. Tapos, sabay din kami. When you receive an award from MOR, Pinoy Music Awards, andun din kami magkaano. So, talagang, it's nice to see you again. Kumusta ka na? I mean, it's been a long time, Nosy. Sobra, no? Ang tagal. Actually. Oo, hindi ko nga alam na nasa Davao ka na eh. The last time I thought nasa ABS na tayo, gilibot lang, you know, you're guesting, a lot of things happening. Parang ang bilis ng panahon eh, no? Sobrang bilis din. Ayun nga, unfortunately, dahil dito sa pandemic, kailangan ko umuwi ng Davao, diba? To be with my family and to feel safe. Actually, that's the best thing that every probinsyano like us will do ngayong pandemic. Kasi, sabi ko nga, tayo medyo, sabihin na natin blessed din kasi we have a province. Of course, dito sa Manila, syempre, yung iba talagang they're stuck at home. Pero at least tayo, we can still go dun sa province talaga natin. And you've been in Davao, for almost, ano na rin, half a year? Tama ba? Since December, nandito ako eh. Diyan ka na nag-Christmas. Dito na. Christmas. Yay! Nindota good. Ang saya, oh. Ano yung parang one thing that you miss about Davao that you've been working, sabi ko nga, ang tagal mo din sa Manila, ang daming nangyari. Now that you're back in Davao, ano yung parang nag-refresh sa'yo na ginagawa mo before tapos now you're there, pwede mo siyang gawin ulit or something na miss mo lang? Actually, hindi yung ginagawa ko eh. Ang na-miss ko talaga dito sa Davao, yung luto ng mama ko. Yun talaga. Kasi sa Manila, kain. Hindi ako marunong magluto. Lagi akong kain sa labas, order, ganyan. So, Apir, pareho tayo. Mami, di ba? Oo. Ang kinakain ko, sobrang healthy kasi lagi siya nagluluto ng vegetables. Tapos, basta, syempre, yun yung nakagisnan mo, nakalakihan mo na flavor, di ba? Yung ano niya, yung luto ng mga nanay. So, now that I'm here, ayun, everyday. Ang mahilig so, yung sabihin. Ay, nako, sigurado. Pero, kahit sabihin mong you're a foodie, tapos syempre lutong bahay yung nakakain mo, parang hindi halata, parang you're still fit and lean the first time I saw you. Parang walang pinagbago. Ano naman kasi ako, takaw tingin. Oo. Pag kumakain ako, enough lang, hindi naman talaga ako yung nagpapakabusog talaga. Mm-hmm. So, kumbaga sakto pa din lang, kumbaga may certain amount na yun lang yung kaya mo ubusin. Yes, Dahil pag ginawa ko yun, mag-gain weight talaga ako. Correct. Kasi ako, ginagawa ko yan. ang hirap tanggihan. Sabi mo nga, ang pagluto ng mami, luto ng nanay, ang hirap tanggihan. Alam mo yung parang, pag masarap yung ulam, mapapakanin ka talaga, mapapa-extra rice ka. Alam mo na? Tapos bahay lang. And aside from that, meron ka ba mga bagong something fresh na ginagawa ngayon dyan sa Davao? Dahil nung nag-start yung pandemic, may something kang sinimulan ba, hobby? Or aside sa paggawa ng kanta and of course, doing your online shows or mga online content, ano pa yung ibang mga parang something fresh na ginawa mo ngayon or sinimulan mo? Nakapag-try ako mag-golf. Uy, talaga? Oo, nakapag-try ako kasi... Nakapalo ka? Natatamaan mo? Parang ako never... In fairness, nakapalo ako. Galing ha? Oo, tutok rin sa akin yung tito ko. Talagang pinakita niya sa akin kung paano. Though hindi pa naman perfect yung form ko, tsaka yung pag-swing ko. Madalas din nakakamiss ako, pero at least nakakatama ako ng bola. And ang sarap sa feeling na... Alam mo yung tunog nung bola pag tumama doon sa ano pa tawag doon, club, no? Oh, yung club. Pag tumama doon, ang lutong, ang sarap. Pero ano to, like, sobra. I mean, syempre, iba naman kasi yung environment pag sa golf club dahil or sa kung saan man dahil medyo wala naman masyadong tao tapos social distancing parang ikaw lang kasama mo yung
kung meron kang yung nagdadala ba ng ano mo ng candy bag or something. So ano to, parang regular ba or ano lang? Depende lang sa trip. Depende lang sa trip. Hindi naman siya yung ano, yung parang na-addict ako or what ganyan. Pero mm-hmm. pero gusto ko siyang mas ano, mas madalas gawin. Ganun. Kasi nakaka-enjoy. Yeah, no? Masakit siya. Saka wala siya ng stress. Oh, yes, correct. Tapos dito ba sa Manila? I mean, sa Manila hindi mo na siya na-try or nasingit sa schedule mo dati. Never ko siyang na-try kasi parang wala rin naman akong kakilala na interesado. Ay, yes, oo. And good thing about this, kasi tito mo yung nagturo sa'yo, right? So, kumbaga parang, alam mo yun, hindi ka mapapressure kung hindi mo pa matamaan ka agad yung ano, yung bola, now that you're doing it. And, yeah, ang saya. Mm-hmm. Ano ba yung ano, kasi I'm very curious about Davao, dahil hindi pa nga ako nakapunta, di ba? So, ano ba yung kaibahan niya sa ibang mga... sa ibang mga, what you call that, yung ibang mga lugar na Bisaya speaking there. Like ako from Cagayan de Oro, shout out sa tanong mga hashtag proud bisdak, pareha na mo ni Kaye. Iba-iba kasi tayo ng ano eh, ng kumbaga, ng lifestyle or iba-iba yung mga probinsya natin. Sa Davao pa, ano yung pinaka, parang usually ginagawa pagka taga Davao ka? I mean, masyado ba kayong lumalabas, pumapar? I mean, yung ano, normal pa, ganun ba? Or anong, describe lang, paano galawan sa Davao? Ano, halo eh. Kasi since malapit kami sa beach, madalas nagbe-beach yung mga tao dito. As in, like, ano ba, pwede nga 30 minutes or less, nasa beach ka na. Mm-hmm. Tapos minsan, 2 hours lang, maganda na yung beach na mapupunta mo talaga, white sand, ganyan. Tapos, halo siya kasi meron na rin nightlife dito. Marami ng mga, ano, marami ng mga clubs na nag-open, ganyan, mga establishments na nag-open. So, city na talaga siya, masasabi mo talaga. Para siyang Manila, ganyan. Pero, since pandemic, wala lahat. Wala, oh. Sarado lahat, eh. Pero may napakip ka kanina about Davao, na sabi mo parang ang pagpunta mo ngayon, may mga changes na hindi mo rin in-expect or parang nanibago ka. Ano yung mga yun? Or, can you just give one? Na napansin mong nagbago? Yung parang since developing ano siya na lugar, parang nagbago ako na pagbalik ko ang dami ng mga establishments. Tapos kasi dati halo eh, parang maraming mga green, di ba, mga puno-puno ganyan, nature. Pero ngayon parang mas marami na yung ano, mga establishments compared dun sa mga puno-puno ganyan. So hindi ko masyado trip yung ganyan. Siyempre, dahil nature lover ka, and of course, gusto ko rin yung chill vibe, di ba? Kung pwede, nasa beach ka lang. Beach person ka ba? Mahilig ka ba mag-beach? Sobra. Oh. Kasi nasa Manila ako, wala talagang chance. Tapos, ine-expect ko sana na since nakabalik na ako ng Davao, makakapagsama lang ako madalas. Kasi wala ako. Mm-hmm. Natatakot din talaga ako lubas. So, no. Next time na lang pag wala ng pandemic. Actually, nabanggit mo yan, yung isa sa parang bucket list ko, yung Samal Island. Sabi ko, pag nagkaroon ng chance at talagang okay na lahat, yan ang isa gusto kong puntahan somewhere dyan sa Mindanao. Kasi nga, hanggang Cagayan de Oro lang ako, Butuan, ganyan. Tapos, yeah, I know, napakasaya, especially you're living in the city. So, yun nga, well, expected talaga na may mga bago establishments, pero kahit pa paano, alam ko may mga magagandang spots na pwede puntahan pa din dyan sa Davao. So, ikaw like, bahay lang, and then, hindi ka masyado talaga lumalabas, as in, wala talaga. Since pagdating ko dito, hindi pa nga ako ever, ano eh, parang tumapak sa mall. Ay, meron pala, once, isang beses lang talaga, nung sinamahan ko lang yung mom ko, kasi walang choice. Mm. Pero, sa buong stay ko dito, wala, hindi ako mapasok ng malls. Kung lalabas man ako, dyan lang sa ano, sa bahay ng pinsan ko or sa mga open na mga lugar, yung well-ventilated na mga lugar, ganyan. Pag closed yung mga, tas air-conditioned, tatakot ako, nag-anxiety ako. Hindi ko kaya. Actually, oo, mahirap talaga. Kasi madali ka makakuha ng virus, madali ka magkasakit. Alam mo yun, yung kung may allergies ka and all. So, ang hirap din. It's good that parang kumbaga na naiiwasan mo yung mga ganun. Hindi ka ba like
kahit sino naman siguro pagka nasa bahay ka, may times na mapobore ka or yung tipong mapapagod ka. Ikaw, ano yung panlaban mo doon sa mga ganyan na para hindi ka maging ano, maging malungkot or sabihin natin hindi ka rin masyadong mag-isip ng mga bagay-bagay? Ano, Netflix, YouTube, Spotify, sound tips, guitar, tapos chikahan with my family, ganyan. Di ba kasi talaga yun, no, pagkasama mo yung family mo, tapos nakakapag-usap kayo, sigan kayo, share, ganyan. Parang nakaka-relax siya, tapos hindi mo naman napapansin yung oras. Okay na. Okay na yung buong araw mo. So, kumbaga, walang specific, unlike kasi before, I know that nung nasa Manila ka, syempre, mas busy, maraming nangyayari. Dito kasi, pag nasa bahay ka lang, dahil mo downtimes, and wala kang certain schedules, wala kang parang routine sa isang araw. Pag gumising ka, kung ano lang yung mga gusto mong gawin or kung ano yung mga naiisip mong gawin, yun lang talaga yung sinusunod mo. Actually, bigla akong nagkaroon ng routine. okay. Ano yan? Bigla ako nagkaroon ng okay. Habilidad. Oo. Pero talaga siyang baby. Talagang ano eh, no? Aalagaan mo and at the same time, bukod dun sa responsibility, syempre, nakapagod ng stress yan. Hindi ka magiging very anxious on things and, di ba, alam mo yun, parang nakasagaan ng feeling pag may pet ka. Pero ano yung natatawa rin ako kasi parang since nung nakuha ko tong si Kaye, Kaye yung pangalan ng puppy ko. Oh, kasi cute, Kaye. 38 hours. Para lang iputol-putol kasi kung hindi niya nagigisingin. Hindi, actually madalas ako nagigising kasi sa kwarto, nauna siyang magising, so gusto niya lumabas. So ako na natulog pa. Tapos pag kumahol siya, wala, kailangan ko talaga buksan yung door. Pipilitan ko. Oo. Tapos parang nagising ka na, naputol na yung tulog mo, parang gano'n. True. ano yung special bonding niya with ano yung puppy is, anong siya? Anong klaseng breed siya? Sipu. Alright. Mm-hmm. Ano ba yung ganyan type of dog? Very ano ba siya? Malambing, malikot? Paano siya, ano, kumilos? Malikot. Malikot siya. Behave lang siya pag dinadala ko siya sa sasakyan. Mm-hmm. Diyan lang siya, tutulog lang siya, ganyan. Tapos, natatawa ako kasi pag pinapag, kunyari, nagiging naughty siya, kinangat-ngat niya kung ano-ano. Pag okay. Siya, ala, tinatahulan ako. Sagutan sa akin. Well, sensitive din eh, no? Ayaw magpasaway o ayaw magpa... yung ano ba yun? Parang, in short, ayaw niya pinapagalitan siya. Parang baby din eh, no? Oo, no? Parang sabi ko, mana ka sa akin eh. O yung ganda sabi, pagka may pet dog ka or any kind of pet, pagka talagang nasanay na sa'yo, parang magiging siya yung ano mo, parang alter ego. Ganun, or, oo, di ba? Parang may something in common kayo together. And I'm sure, aside from being stuck at home, eto nga, ang dami ding nangyari sa'yo. Kwentuhan mo naman kami yung after, nung nasa Manila ka and everything, ano yung mga something na talagang hindi mo malilimutan na pag naalala mo siya ngayon, especially pandemic, parang gusto mo siyang kumbaga, pag after COVID, yun yung una mong gagawin. Yun yung gusto mong ano, ma-experience or anything. Ano, yung pinakauna talaga sa lahat, show. As in, na-miss ko yung stage, na-miss ko yung crowd, na-miss ko mag-perform. Mm. Alam mo yung ganung feeling na basta ang sarap eh. Tapos, alam mo yun, maririnig mo yung mga supporters, mga ganyan. Sobrang nakakamiss yung ganun. So, pag natapos ng COVID, hopefully, makapag-show agad. Ganyan. And ano pa ba? Yung ano, nagda-dine-in. actually. Sobra, as in, nag-start yung pandemic, di na ako pumasok talaga sa mga restaurants, ganyan. Isang beses lang, pero sa labas kami kumain, sa labas ng resto.
Actually, okay ngayon kasi talagang you're very conscious. Alam mo, dapat lahat tayo ganun. Kasi you'll never know na kung sino yung mga nakakahalubilo na kakasama mo. Kasi mahirap eh. I mean, especially the cases are going up. And the only thing that we should do, aside dun sa palakasin natin yung immune system natin, eh, mag-ingat talaga. Like, di ba? Even if we wear mask tsaka face shield, pagka talagang nagkaroon tayo ng encounter with someone na may ano na positive or something, ang hirap din, eh, no? I mean, hindi mo talaga alam eh, kasi hindi mo naman makikita agad-agad, hindi mo malalaman eh, no? Totoo. Kaya... Yeah. Mga asymptomatic mga tao. Yeah, so yun pa. Pag asymptomatic, grabe. Parang, ano ba talaga? Kaya lang ba ito matatapos? May vaccine and all. Ikaw ba may something kang, ano, parang naging lesson or sabihin natin natutunan just because nagkaroon tayo ng pandemic na parang i-apply mo na siya dun sa yan, pag post-COVID na kumbaga, pag wala ng COVID, meron ba ganun? Siguro pagkatapos itong COVID, baka madalis pa rin akong nakamask. Mm-hmm. Actually, before COVID, madalis na rin ako nagmamask kasi mabilis akong magkasakit. Okay, oo. Oh, protection so, mo rin, oo. Okay, pagkakanta ako, mahirap pag may sipon or ubo, di ba? Exactly. Oh, yun. Pero kung ano naman, ang na-appreciate ko naman din nung nagkaroon ng COVID, nagkaroon ako ng more time with family and yung mga relatives. Mm-hmm. Alam mo, ang ganda. Exactly. Kasi parang bumawi ka din sa kanila, no? For ilang years or we have been busy sa Manila ever since nung humiwalay ka or iniwan mo yung Tapaw, talagang focus ka sa lahat ng mga nangyayari sa Manila. I mean, makauwi ka man noon, ano yung pinakamatagal na ano na duration or ilang days or yung pwede ka umuwi lang if ever, dati? 2 weeks. 2 weeks. Bitin pa nga yan, di ba, matutusin? Sobrang bitin. Hindi ko pa na kasama niyan yung mga pinsan ko. Parang as in for the family lang talaga yun. Ayun. Yeah. As in ngayon, kahit pa paano, di ba, they're there. And the good thing about that, lahat kayo healthy, di ba? Lahat kayo wala sakit, di ba? Yun ang maganda dun eh. You get to bond with each other, tapos enjoy time na lahat din kayo safe, di ba? Totoo. Thank God talaga na safe lahat. Oh, salamat dyan sa Ginoo, no? Ako dyan. And of course now that you're in Davao and a lot of things are going on, nandyan pa rin yung mga, nami-miss mo yung mga gigs, especially, ang sarap nga naman talagang mag-perform na makikita mo yung tao, makikikanta sa'yo, pumapalakpak, and all. Tapos syempre, you're also close to your fans dahil syempre yung support nila nandiyan lagi sa iyo and of course dati nakakahalubilo mo sila, 'di ba? I mean, nakaka-bonding mo sila din. Tapos now it's somewhat different. Ano yung masasabi mo parang best thing about the people behind you? Like, yan, Team Kaye, ano yung parang pinaka sa parang special nyo, special closeness nyo together na parang masasabi mong these people nandito pa rin sila until now? Ngayon na diba, pandemic, walang mga shows, then nung anong tawag dito? Nung nagkaroon ng time kasi na parang hindi ako masyadong nagpo-post, tapos hindi na ako lumalabas sa TV, ganyan. Mm-hmm. Pero andyan pa rin sila talaga hanggang ngayon. Kaya sobrang grateful ako sa kanila. Na hanggang ngayon, hindi sila nawala, andyan pa rin sila. Yung support nila sa'yo as in the same solid support way back when you were starting, right? Oh, kaya nga natutuwa ako eh, kasi nung nalaman ko that you will be available for guesting dito sa Fresh FM, na-excite ako because alam mo maraming Team Kaye and of course all your supporters na talaga namang they want to see you. Of course they miss you performing and ayan, ngayon hindi ka na nila masyado mamimiss because meron kang bagong ginawang kanta and of course itong kanta na to
It's also playing on Fresh FM, by the way. Sa lahat po naman nakatutok sa akin sa YouTube, yung 104,000 subscribers natin sa YouTube, tsaka sa Facebook, 30,000 followers natin. Just keep on sharing this video. Nagpe-play na po yung bagong song ni Kaye Gal sa FreshFMPH.com. It's an online radio po ang Fresh FM. And it's called Mahal Kita. So, let's talk about the song. Paano mo siya... Ikaw ba ang nagsulat ng kanta? Tama ba? Alin? Ikaw ba ang nagsulat ng kanta na Mahal Kita? Yes, oh, ako yung nagsulat nun. Actually, sobrang kaya ko nung nagawa yung kanta na yun. Okay. So that was 2016, 15, mga ganyan. Mm-hmm. Ang tagal na. Siyempre, yung panahon na ano eh, na nasa state ako na parang nag-uumapaw sa pag-ibig. Char! Ayun! Siyempre, masarap ma-in love. Oo. Eh, kasi ako ano, DJ, pag nag-love kasi ako, yung ano, yung tawag dyan, yung buhos lahat. Mm-hmm. All out? Oo, all out. Eh, kasi naman, siyempre, well, most of us naman, di ba, pagpapasok sa isang relationship, andun talaga lagi yung hope na sana, di ba, you'll end up together, ganyan. So, alam mo yun, parang that time, parang, ano, ayun, nararamdaman mo na parang, yun nga, sobrang in love ka, ganyan. So, ang ginawa ko, pinut into words ko yung nararamdaman ko, and then nilapatan ko ng tono. Mm-hmm. Hanggang sa, ayun, parang if, i-imagine ko yung kanta, parang, kausap ko lang talaga yung, ano, yung special someone ko, then sinasabi ko lang talaga sa kanya kung ano nararamdaman ko, yung kung gano'n sa ka-importante, ganyan. As in, pinapakinggan ko yung lyrics and every time you play the song, parang it gives you that feeling na ang sarap may love, ang sarap na ilabas mo or sabihin mo doon sa taong yun, yung nararamdaman mo. And that's how you said it now, na ganun mo yung pagsusulat mo, nung kinanta mo siya, ang difference lang, may tono lang siya and mas maganda, very, very, ano, kumbaga, it's another song na talagang makaka-relate lahat. Kasi sino ba mga hindi nagmahal, di ba? And napakagandang feeling noon na parang, wow, this is such a song na tatak Kaye Gal, kumbaga. Kasi the rendition, yung kumbaga pagkakanta mo, it's very ano pa rin eh. Ikaw na ikaw pa din, tapos very, very suave, ganyan. Tapos paano yung process ng pagsulat mo? I mean, yun nga, you were in love, pero matagal mo ba siyang nagawa or mas mabilis because meron kang kumbaga yun yung feeling mo na nararamdaman? Kasi ako DJ, pag gumagawa ako ng kanta, lagi yan ano eh, based sa experience ko or based sa nararamdaman ko talaga at that moment, ganyan. So, madali ko lang talaga siyang magawa. Less than an hour. Ganyan. Pero, okay, galing. Oh. Oh, pero may time rin, kung hindi ako masyadong inspired, parang umaabot siya ng siguro mga 3 hours, ganyan. Mm-hmm. Then, wala. Hindi ko rin siya ilalabas, guys. Hindi ko naman. Oh. Kasi, hindi ako masyadong inspired. So, kahit it took you parang like 3 hours to write it, parang at the end of the, ano, hindi mo pa rin siya gusto. So, wala, hindi mo naman yan. Mas okay talaga yung pag-inspired ka, tapos dyan mo talaga siya, parang on the spot talaga isusulat mo yung nararamdaman mo, ganyan-ganyan. Kasi mas mabilis yung flow, saka mas hindi pilit. Yes, oo. Kasi andun na yung emotion eh, parang isusulat mo na lang eh, parang whatever comes from your heart and mind, talagang madali na lang siya, no, in composing the song. And I'm sure, dahil nga, I'm so proud of you, congratulations, kasi this is the first song na nilalabas mo independently, right? Yes, so, yes. Oo, ano yung feeling na you're free? I mean, you get to, sabihin natin, hands-on, and at the same time, yung mga nangyayari sa gusto mong kumbaga gustong kalabasan ng kanta tulad nito is magagawa mo siya because you're independent, di ba? Yun ang advantage pag you're very much free. Ang sobrang gusto ko talaga pag yun nga ikaw yung gumawa ng lahat.
nasa iyo lahat yung ano, parang ikaw lahat may say. Kung ano talaga yung gusto mo, yun talaga yung kalalabasan ng ano, ng music, ganyan. Kasi syempre ano eh, creativity mo rin yan, 'di ba? Mabubuhos mo talaga yung creativity mo. Tapos at the same time, parang very special talaga sa yung ano, yung magiging output, kasi ano eh, parang ikaw talaga gumawa eh, bali hindi ka nagpa-arrange, parang yes. Oo, tapos kung ano yung kalalabasan ng kanta, magiging masaya ka. Alam mo yun, maging hit man siya o hindi, pero andun yung satisfaction na nagawa mo talaga yung gusto mong gawin sa kanta. Oo. At nagawa mo siyang ilabas, like sa Spotify, alam mo yun, Spotify, sa YouTube, sa lahat ng mga digital platforms. Yun yung nakaka, parang asarap sa feeling, ganun, na parang nagawa ko yun. Diba? And now I'm parang kung gusto ko ulit mag-release, wala na akong aantayin na iba, parang go na, 'di ba? Parang aantayin ko talaga yung sarili ko, ganyan. You know, parang kung kailan mo feel na mag-release, pwedeng-pwede mo na siyang gawin, ganyan. Wala kang dictate sa iyo, 'di ba? Kung anong mga dapat gawin. Kasi syempre creativity kasi minsan naka-curtail if a lot of people are involved. And of course, it's nice to know that you've taken the path, yung talagang maging independent, and you can create your own music, your own style, and kung ano yung gusto mong mangyari sa singing career mo. And ano to, like, kasi for sure, in fairness then, you had a lot of hits when you were when you were with a label. Sabihin natin may ano ba, sa Bisaya pa magpabor-pabor or something like that. Masasabi mo bang favorite mo tong Mahal Kita just because ito yung unang ginawa mo independently, or meron ka ibang kanta na paborito mo sa lahat ng mga hits na nilabas mo? Paborito ko yung ano, yung Walang Iba Talaga. Ay, oo. Yan, oo. Talaga. Solid yan. As in, hindi mawawala yan. Oo. Sumunod yung ano, yung Isang Araw. Ayun, oo. Tapos, saan ba? May mga nakalagay sa album na hindi siya masyado kasing na-promote. So, hindi siya masyadong, ano, parang narinig. But, favorite rin kasi yung nandun yung Rosas. Pero, ang problema lang kasi, pwede mo sabihin, baog na lang. Ano muna? Secret muna? Or ano muna? Ito sa mga ako. Baka panood na else na. But anyway, I get you. Talagang, syempre, ano yan eh, what do you call that? Yung mga kinanta mo talaga, of course, tatake ka din yun eh. And that's the reason why a lot of people are parang kinikilig sila every time you sing. Even in a performance or pag narinig nila sa radyo yung kanta. And now that you have Mahal Kita, parang eto rin, sakto rin yung song mo for the pandemic. Kasi nga, sometimes we tend to forget yung mga magagandang nangyari sa atin. I mean, the memories are still there, pero sometimes kasi dahil pandemic na, people overthink a lot sa mga nangyayari. Parang ano kaya mangyayari, ganun. Pero dapat, like you're always positive, of course, sa outlook sa buhay, di ba? So, ano yung parang may papayo mo sa lahat ng mga nakatutok ngayon or nanonood na parang paano nila haharapin yung every single day na we're on this kind of season, kumbaga we're in these trying times, but still all you need to do is just ano, feel the love and enjoy it. Ang masasabi ko lang, katulad nga nung nabasa ko sa isang book ba yun, Bible yata. Basta sabi doon, worrying will not change anything. Diba? So, stress lang yung dulot niya. Andiyan ka na nga, stressful na nga yung ano mo, yung situation itong pandemic. Dadagdagan mo pa na mag-worry ka, wala na. Mababaliw ka na lang, ganun. So, exactly. Ano lang, relax,
take this time para i-enjoy yung company ng mga kasama mo sa bahay, yung family mo, mga relatives mo, ganyan. And ayun nga, makakabond mo sila. And ayun, siguro to get through the boredom, ano, I think of ano, yung activities na lang with your family, di ba? Na pwede nyong gawin together. Mag-isip kayo ng pwede nyong hobby na pwede nyong isimulan as a family, ganyan. Para, alam mo yun, para ma-divert yung attention mo na instead na doon ka nakatingin sa negative side ng pandemic na to, eh, mapunta ka naman dun sa, ano, parang maging yung positive side naman nitong mga pangyayari nito. Very on point, ha? Kasi a lot of people, ganun tayo eh. We tend to worry, to stress about things, tapos we're so anxious. Parang minsan, hindi natin naiisip na may silver lining naman eh. I mean, there are a lot of bright side naman na nangyayari ngayon. Like tulad nga sa'yo, di ba? If not because of pandemic, makakauwi ka kaya ng Davao to bond with your family. Yung kumbaga walang limit, di ba? Yung dati, uuwi ka lang 2 weeks. After that, bitin pa. But now, as long as you're there, marami kang pwedeng maging bonding with them, di ba? True, yan. Tsaka ano, as much as possible, try not to be alone. Gayon. Yan kasi, pag mag-isa ka, ano eh, kung ano-ano talaga papasa, hindi mo mapipigilan yan. Katulad ko nung nasa Manila ako talagang, nagkaroon ako ng anxiety, nagpa-panic attack ako every day. As in, palpitations talaga every morning when I wake up. Mag-isa lang ako eh. Mag-isa lang ako. So, talaga naiisip ko yung, ano, yung takot, ganyan. So, ayun, try to be with your loved ones, ganyan. As much as possible. Huwag kang mag-isa. Kasi kailangan mo yung, ano eh, yung parang support ng family mo, yung care, and yung comfort na mabibigay nila na parang pwede na sabihin na, it's okay, we're here, magkakasama tayo, together tayo, whatever happens, hindi mag-iwanan, ganyan. Kailangan mo yun to feel safe and ano mo yun, ma-comfort ka, ganyan. So kahit nasa parang ang negative-negative na ng mga nangyayari, pero when you're with them, parang kahit pa paano, ano mo siya, parang malalampasan mo siya. Yeah, oo. Kasi, for sure, ito naman talaga, matatapos naman to. It's just that, hindi natin alam kung bukas, ganyan. But of course, maganda yung binigay mong advice because marami pa din yung, sabihin natin, stuck in their, yung kasi hindi naman, like, kasama yung family nila, di ba? Hindi sila makauwi ng province or nasa isang place lang na sila lang talaga. Pag mag-isa ka, parang, ang dami ano eh, yung nga, marami kang maiisip tapos parang wala kang ano, wala kang mapagsasabihan ng mga nararamdaman mo. Totoo. Eh ano pa naman tayo eh, 'di ba? Ang lakas ng mga isip natin. So the more you worry, parang event maya-maya hindi mo mapapansin, no, magma-manifest na lang sa katawan mo. Gugulat ka lang, ba't parang may sakit ako, may ganito ganyan, dahil naman nararamdaman. Yung pala dahil sa pununan na ng negativity yung isip mo, nagma-manifest na sa katawan mo. Kaya it's better. Actually, Be with your family, be with your loved ones. Another thing, dahil I'm sure you're very active online sa lahat ng platforms or social media na meron ka. And of course, it would help na makinig kayo ng music ni Kaye because this is another way for you to feel parang relieved. We may not be the solution to your problems, pero yung music naman, it's an amazing therapy as always. Hindi ka talaga, ano eh, it will never fail you, di ba? Pag pinakinggan ka nila, I even saw your mga past na mga posts na you do Facebook Live and you're interacting with them. Ito ba yung bonding mo din with your fans para kahit paano hindi ka nila ma-miss tsaka para din kayong magkasama din? Although, well, virtually lang kayo nagkita. Oh, ayan, yung mga lab, yung mga post ko, kasi parang para sa akin, gusto ko lang na ano, para updated sila, gusto ko yung sinishare sa kanila yung ginagawa ko, kung anong bago sa akin, like ito, I have a new puppy, kaya yun nga lang, halos naman ng ano ko ngayon, ng feed ko. Kasi alam mo, yung gusto mong i-share talaga sa mga tao na bumibisita sa timeline mo or sa feed mo, ganyan na
na this is what I've been doing and this is my new puppy, ganyan. Tapos parang kasing mga friends mo sila, di ba? Na parang yes. Ganyan. So, yun yung madalas kong gawin. Sa live hindi masyado eh. Pero, kasi ano, itong room ko na to, kasi kakatapos lang nito. Pinaayos ko talaga to para soon mamadalasan ko na yung live, ganyan. Mm-hmm. Kulang na lang ng ano, ng parang i-treat pa siya, yung acoustic treatment, para hindi na masyadong yes. Noise outside. Yan. Diba kanina naririnig natin yung aso? Oh, it's normal. New normal yan eh. Oo. Isa ka manok, diba? Sabi niyo dito sa akin, pag nagla-live ako, kasi nag-stream na rin ako eh, diba? So, minsan yung manok, manok ng kapitbahay. So, that's part of the, ano. Na yan, lalo yung dati, pag nag-cover ako, tapos mm-hmm. matatapos ko na siya, tapos biglang may titilaok na manok, parang sira. Yes. Speaking of ano nga pala, I forgot to ask, kasi sabi mo nga yung acoustic treatment and all sa room mo, tapos pag nagko-cover ka, nung ginawa mo ba yung Mahal Kita, saan mo siya ni-record? Ano yun? Nandyan pa ako sa Manila noon nung ni-record ko siya. Sa studio talaga. Sa studio ako siya. Ah, studio talaga. Okay. So, kumbaga, before you left Manila, nandiyan na yung master, kumbaga nagawa na siya and yun lang, nirelease mo lang siya independently and, di ba? Kasi inisip ko nga din, yun ang challenge sa mga artists like you, kasi of course, matik naman, you'll do or make your own setup. Pero syempre, iba pa din pagka may konting touch from the studio, right? I mean, a lot of artists na na-interview ko, they do their part or yung recording nila sa bahay because they have equipments and all, home studio. Pero yung mga finishing touches, kailangan pa rin idaan dun sa studio, right? Oh, like, kailangan kasi siya ma-mix, ma-master, ganyan. So, may mga ano kasi dun, may mga sound engineers dun na pwede sila yung bawa para mas maganda siyang pakinggan pag ano na siya, pag pinapakinggan siya sa speakers, ganyan. Mm-hmm. Correct. And kaya nga sabi ko, ang ganda, ang malinis yung pagkaka-record ng Mahal Kita. And I'm sure this is another K-Cut hit. And how can you, ano pa yung mga plans mo or ibang gusto mong gawin next to Mahal Kita? Meron pa tayong ma-expect from you na magla-live ka, na magpa-perform ka din online and other things? Yun ang plan. That's the plan. Kaya talaga ito, mm-hmm. pinaayos ko itong room. But hindi pa kasi siya tapos. Pero as soon as matapos na siya, and yun nga, treated na siya para maging somehow soundproof, I might start na yung mga live, ganyan ba. Mas dadalasan ko, ganyan. Mm-hmm. And for sure, abangan niya ng Team Kika, lahat ng mga nakukatan worldwide. And of course, now that Mahal Kita is already playing on Fresh FM, freshfmph.com, invite them to stream the song and sa mga platforms sila pwedeng makita at ma-download yung kanta. Hey guys, sa lahat ng mga naka-tune in ngayon, sana supportahan niyo palalo yung latest single ko, Mahal Kita by Kaye Cal. release na yan sa lahat ng mga digital platforms, Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes, andyan na yan lahat. Nasa YouTube din siya, so kung wala kayo ng mga ganyan, mga Spotify na yan, pwede kayo pumunta sa YouTube, pwede niyo siyang pakinggan doon, pwede niyo siyang view doon, ganyan. Lyric video lang actually nandoon, but ayun. Sana supportahan niyo pa siya. And ayun, hopefully makapag-release pa ako ng iba pang mga songs soon. So, ayun. I'm sure marami. Are you planning to release an album or mga single muna for the meantime? Mga single muna yung plano kong i-ano. Actually, marami akong songs. Okay, di ba? Ang dami mo na sulat. Ito lang talaga yung inaantay ko na masimulan ko siya na parang nakapag-release ako independently. Kasi, di ba, parang ito rin din yung mga problema ng mga artists. But they don't know
we don't know how to start, where to start. Mm-hmm. Pag nag-decide na kami to release independently, parang ang dami kasing kailangan mo ayusin. You need to, ano, parang fix mo yung Spotify mo, i-link mo sa ganito, ganyan. So, thank God, nasimulan ko na siya at nagawa ko na rin siya. Then, ito, magtutuloy-tuloy na siya. Ayan. Yes, of course, and I'm so happy. And I'm glad to see you again, virtually lang. Hopefully, pag okay na lahat, we can get to meet pagka pwede na pumunta ng Davao. Bisitahin din kita dyan. Kung nandiyan ka pa. Diba? Tapos, for sure, yung mga gustong malaman pa yung ibang updates about you, anything na gusto nila, of course, to send you some love, and kung namimiss ka nila, ano yung social media platforms na nandun ka, na active ka? Ayan. Guys, follow nyo ako sa Facebook, facebook.com/kcal.officialpage. Yan lang po ang aking page, wala po akong ibang page. Ang dami, parang ano ha, may mga catfish account. May mga nakikita rin na word. So, yun, isa lang yung page ko guys sa Facebook. And sa Instagram and Twitter, that's @k_cal. I also do covers and ano tawag dito, yung mga nire-release ko rin na songs, naka-upload sa aking YouTube. Kung gusto nyo marinig yun, follow nyo ako. Subscribe ko sa aking YouTube channel. That's youtube.com/kcal. Alright. And of course, yung lyric video uploaded na rin sa YouTube channel mo, right? Yes. So soon yan, yung ano na, music video na, I'm sure. Aabangan din namin yan. Well, actually, parang ano eh. Parang hindi ko na siya lalagyan ng ano eh. Okay, so dun tayo sa ano. Oo. Sa lyric video. Ang galing. May ano. Kumbaga, sabi ko nga, ano naman eh, yung song, actually, depende siya sa kung anong gusto mong, yeah, tulad niyan, yeah, since you are independent nga. Alam mo talaga kung ano yung bagay sa kanta, right? Kung ano yung pwedeng gawin. Oh, tsaka kasi parang pag nilagyan ko siya ng, para sa akin lang ah, pag nilagyan ko siya ng music video, parang very simple na kasi yung song. So parang gusto ko yes. Yung attention ng listener nandun sa ano sa audio, wala na lang muna sa visual, parang yes. Pwede nga skip na lang sila just to alam mo yun, listen to it, absorb the lyrics, and yun, feel the lyrics, kasi yun talaga yung ano ganun designed yung kanta, parang kailangan mo lang siyang namnamin, ganun. True that. Yun nagsimula yun, parang namnamin yung bawat salita ng lyrics ng kanta, because you'll have parang maiisip mo talaga na love is really ano a great feeling, 'di ba? Pagka nararamdaman mo 'yan. So, shout out sa mga in love. Yung mga hindi pa nai-in love, huwag kayong mag-alala, darating din 'yan. Darating din 'yan. Oo, wag magpadali, ganyan. Tapos yes, of course, I'm sure may yung Team Kcal and lahat ng mga fans mo. Ano yung message mo sa kanila? Ano yung gusto mo sabihin sa kanila? Team Kcal, ako maraming salamat dahil nanonood kayo ngayon. At hanggang ngayon ay sinusuportahan nyo pa rin ako. Maraming salamat. Actually, hindi enough ang words para sabihin ko sa inyo at iparamdam kung gaano ako kag-grateful sa support mo sa akin. Dahil kung wala naman kayo, wala rin naman ako dito. So, ayun, maraming salamat. Sana tuloy-tuloy lang na magkakasama tayo hanggang sa hanggang. maasahan niyo naman na lagi akong itatry ko yung best ko na pasayahin kayo through my music. Love you guys! And of course, ayun! O, diba? And again, thank you so much, Kcal. Before mo sa amin ipadinig yung ganda ito, this is a fresh exclusive kasi we get to hear the live performance of your newest single, Mahal Kita. Before that, may simple request lang kami dito sa Fresh FM to just state your name, sabihin mo lang hi at Kcal on Fresh FM. So, it's an endorsement para whenever we play your song, nandun yung tatak mo, yung ID mo. Okay lang ba? Sige. Hi, I'm Kcal right. On Fresh FM. On Fresh FM, oh. Anytime. Hi, I'm Kcal on Fresh FM. There you have it. Ninduta. Ano mga nang?
Ano yung uso na Bisaya word dyan sa inyo ngayon? Pag sure. Meron ba? Hanggang ngayon, yung pa rin ang nasasabi ko eh. Pag sure. Pag sure, kayo mo tumbling ko. Daghang salamat. Oh, syempre, ako dun sa digital platforms, huwag nyo kalimutan i-request dito sa Fresh FM, sa freshfmph.com, sa lahat ng mga shows natin. Yung mahal kita ni Kaye Kan. Once again, daghang salamat sa imo, Kaye, for being here. And every time na kay i-release na song or na kay mga new projects, ayaw kalimot nga mo drop by dito sa Fresh. Yes, yes. Salamat DJ Digong for having me. Sobrang enjoy ako sa ating session tonight. Sobrang okay, sabi ko nga Biten, next time let's do parang yung tulad kay yung talagang isang set kumbaga pagka if time permits. Yes, yes, yes. And of course, yung ibang mga songs mo since eto nga when I started Fresh FM, I would appreciate na mabigyan mo rin ako ng copy so we can also play those songs. And yeah, yung mga bagong release mo, of course, we're looking forward to that. Good thing na nandito na yung mahal kita, it's already playing. And sa mga bagong mong releases, ayan, huwag mo kaming kakalimutan, ha? Of course! Hindi mawawala ang Fresh FM. Oo nga eh, yan. Tsaka, ang maganda sa Fresh FM, pwede ka makinig kahit nasa Davao ka kasi online radio eh. So, mapapakinggan mo yung song mo dyan pagka nasa bahay ka lang or nasa kotse ka, just Bluetooth, ganyan. So, pwede. O, tsaka di ba parang na-mention mo sa akin, yung mga uso sa TikTok, madalas nyo rin i-play dyan. Kaya, yes, oo. Kaya nilang mapakinggan yun. So, Fresh FM. Sabi nga, lahat ng mga nakatutok ngayon nanonood, lahat po ng mga paborito niyong kanta, kaya nga, Fresh FM, your favorite hip music station. Dahil, lahat ng mga tripantipakinggan ngayon eh, wala namang certain genre kasi na, meron mga uso, pero, of course, meron, di ba, kahit yung mga old songs, pag nakita mo sa TikTok, talagang, sumisikat siya ulit. Totoo. Eh, speaking of TikTok, meron ka ba? May account ka sa TikTok? Or anong ginagawa mo kung meron man? Wala akong TikTok. Same, appear tayo dyan. Hindi ko carry. Oo. Pero actually, pwede naman eh, no? I mean, covers, you do covers there or konting mga snippets lang. Pwede rin naman eh. Kasi hindi naman ibig sabihin, pag nag-TikTok tayo, sasayaw tayo, di ba? Let's go, tama nang sayaw. Hindi ko carry. Oo nga. Alright, so... Kaya, anyway, sa uulitin, daghang salamat sa imo ang Kaye-Kan, Oga, ating kanunay, imo ang family diyan sa Davao. Salamat kayo, DJ Digong, and also sa imong family pod, amping mo always tra. Ayan, so ladies and gentlemen, boys and girls, Fresh Squad, eto na nga ang live performance ng latest single ni Kaye-Kan entitled Mahal Kita. Kung paghinga ang basehan ng buhay, malamang ikaw ay hangin. Kung wala ka, ako'y mamamatay. Hindi ako nabibiro, ikaw ang pagtipon ng puso ko. Ikaw man ang rason na minsan napagluha ko. Ikaw rin ang dahilan kung ba't hindi ako bumibitaw. Mahal kita. Ikaw pa rin
umamastan na tulad ng unang pagkikita. Hindi ako magsasawa. Wala na sa'yo na ikaw ang pinaka maganda. Ikaw man ang rason na umingin sa mga pagluha ko. Ikaw rin ang dahilan kung ba't hindi ako bumibitaw. Mahal kita. Thank you.